Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang binago nga po ni Jason Tatum ang kanyang shooting. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video ang inilabas na update sa bagong center ng Los Angeles Lakers. Kahit man nga po mga katrops na sungkit na ni Jason Tatum ang kanyang kauna-unahang kampiyonato sa kanyang karir sa NBA, ay inulan pa rin nga po siya ng pambabatikos mula sa mga fans at NBA analyst matapos nga po siyang hindi mapili bilang NBA Finals MVP, mabangko ng ilang beses sa nagdaang Olympics, at higit sa lahat ang hindi magandang ipinakita nga po nito sa isa sa mga exhibition niya sa China kung saan nahirapan pa nga po ito na maiskoran dito ang kanyang kalaban. Kaya inamin na nga po ni Tatum na hindi nga daw po naging maganda ang kanyang karanasan ng mga nagdaang buwan, at dahil nga po dyan ay mas gutom at mas gigil na nga po siya na makabawi sa magiging kampanya ng Boston Celtics sa darating na season. At isa sa mga ginagawa nga po niya ngayon para mapatahimik ang kanyang mga haters ay sa pamamagitan ng pagpapa-improve ng kanyang shooting. Kung inyo nga pong matatandaan mga katrops, hindi nga po naging maganda ang shooting percentage nito sa 3-point line sa regular season, playoffs, NBA Finals at maging sa Paris Olympics, kaya nakapag-desisyon nga po ito na tuluyan na nga daw po niyang binago ang kanyang shooting form. Sa katunayan, sa ginawang practice nga po nito sa loob ng pasilidad ng Boston Celtics ay makikita nga po na mas mabilis at fluid na nga po ang shooting form at ang pag-release niya ng bola. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa inilabas na update sa bagong center ng Los Angeles Lakers. Bago pa man nga po mga katrops gawin ng Lakers ang kanilang media day next week, ay humarap na nga po sa media ang kanilang general manager na si Rob Pelinka at ang kanilang head coach na si JJ Redick, kung saan sinagot nga po nila dito ang ilang mga katanungan patungkol sa kanilang team at sa kanilang mga players. Marami nga po sila dito na mga ibinulgar, kagaya na lamang ng sinabi na Rob Pelinka na tuluyan na nga po naghilom ang injury na natamo nga po noon na Gabe Vincent, Rui Hachimura, at si Jalen Hood-Chefino, kaya cleared na nga po sila na makapaglaro sa kanilang training camp. Bukod rin nga po dyan ay inaasahan na rin naman nga po na magiging ready na si Jared Vanderbilt sa darating na opening night ng regular season, sa kabila ng pagsailalim nga po nito sa dalawang magkasunod na operasyon sa kanyang paa. Kaya dahil nga daw po dyan ay dalawang player na lamang ang hinihintay nga po ngayon ng Los Angeles Lakers. Una lang nga po dyan ay si Christian Wood na kasalukuyang nagre-recover pa rin sa kanyang natamong injury na inoperahan ng nagdaang buwan. Bukod rin nga po sa kanya ay hinihintay rin naman nga po niya ang kanilang pinakabagong center na si Christian Coloco na hindi binibigyan ng NBA ng clearance para makasama siya sa kanilang training camp at sa kanilang mga laro sa preseason. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH, para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.